Hi! Welcome to my channel. So for today's video, I will try to recreate yung Pride makeup look ni Nikki Tutorials, which is inspired by Ellis Atlantis. So if you wanna see kung ma-achieve ko ba yung look na yon, please stick around and keep on watching. So, I've been planning to create a Pride makeup look or yung mga colorful na eyeshadow or makeup look kasi nga mayroon akong mga bagong na purchase na eyeshadow from Beauty Glaze. A few days ago, nung nagbabrowse ako, nakita ko yung post ni Nikki Tutorials, which is sobrang idol ko siya. So, eto yung look na yon. And sobrang gandahan ako and gusto ko siyang itry. So, syempre, hindi ko siya gagayahin na as in completely. Tatry ko lang kung ano yung carry ng powers ko. Tapos ko nang magawa yung base makeup ko. So, gumamit lang ako nung Becca as primer. And then, trinay ko to na bagong bili ko lang din yung foundation from Squad Cosmetics in the shade Ivory. And nung una, akala ko sobrang magiging maputi siya sa akin. Pero, in fairness, okay naman pala yung shade niya. So, after nun, sinet ko lang siya using yung Nichido na Creamy Glow and Wet n Wild na Press Powder. Tapos ko na rin, ginawa ko na rin yung brows ko off-cam para mas mabilis. Gamit ko lang is yung Anastasia na Deep Brow Pomade. So, now, let's proceed sa eyes. Ayan. So, first is, maglalagay lang ako ng powder dito underneath my eyes para masasalo niya kung anumang fallouts meron yung eyeshadow na yon. Lagay lang ako ng primer sa eyelids ko. So, gagamitin ko yung from Essence na eyeshadow primer. Ang gagamitin ko na palette is from Beauty Glaze, yung kanilang color board na sobrang ganda. Nito siya. So, since kay Nikki Tutorials is gumamit siya ng blue, so, tatry natin yan. So, eto, tsaka eto. Pero, pagka nabetan ko, gagamit din ako ng ibang colors from the other color palette. First is, gagamitin ko lang muna itong shade na to para ma-set yung aking eyelids. Medyo marami siyang fallouts, medyo powdery siya, kaya make sure to top off the excess. And then, using yung from Maange na eye crease brush, kukuha ako nung shade na this one muna para safe. Dito muna tayo. Ayan. So, ipapack ko lang siya dun sa medyo dulo. And then, ibe-blend ko siya towards the inner part. Then, medyo i-swipe ko siya palabas. Parang pa-wing. Next is, using this blending tapered brush, kukunin ko lang yung medyo darker na blue here sa may dulo. So, same, ibiblend ko lang siya pa inner area and then itadrag ko siya palabas. In fairness dun sa mga shades, very pigmented siya. Using yung first brush na ginamit ko, ibiblend ko lang sila ulit para mawala yung harsh line. Next is, using yung medium shader brush, kukuha ako nung shimmer, this one. Then, lalagay ko na siya sa my inner part ng eyelids. In fairness ha, I'm not sure if kita nyo, pero ayan o, nagsushow off naman siya kahit hindi ko binasa yung brush. Pero syempre, mas bet pag babasain. So, basain natin. So, try kong gamitin tong mga press glitters from the palette. So, eto, tatry ko siya. Akong glitter glue, pero dumikit siya. Kita nyo ba? Gagamitin ko naman yung pink and violets. Kaya ko na siya nung essence na primer. So, like kanina, siset ko lang siya gamit to. Using this blending brush, ayan. Alam mo, expert eh. Pero, ayan. Kukunin ko yung bright pink. This one.
And then, i-blend ko siya papaloob. Then, drag outward. Ayan. So, eto siya. Ganyan yung color payoff niya pagka isang dip pa lang ng brush. So, i-blend ko lang siya ng i-blend. And so, since wala na akong iba pang crease na brush, eto na lang. Yung contour brush. So, ganyan naman yung itsura niya. Ayan. Itong purple na lang yung itatry ko. This one. Ayan. Pag mimix ko sila. Or ito kaya. Parang mas maganda to. Ito na lang. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakapurple. Ay, wait lang. Hindi nyo masyadong kita. Pero ang ganda ng pagkakapurple niya. As in, sa personal. Sobrang ganda. Bagay sila ng pink na yon. So, after ko siyang i-blend, ayan, parang hindi siya panto yung pagkakawin. So, kukunin ko yung isa pang shader brush from the set, tapos yung light na shimmer pink. Fairness ha, ang ganda nung pagkaka-shimmer niya. And, take note, wala pang spray yun. Hindi ko pa ini-sprayan yung brush na yun. Ang ganda na ng... Ayan o, ang ganda niya sa eyes. May nginig-nginig lang. May nginig-nginig yung eyes ko, yung eyelids ko. So, syempre, para makita natin kung gaano ka-level up pa siya, basta in-file natin yung brush. Gamit ko lang itong Master Fix na spray from Maybelline. Sobrang ganda nung pagkaka-shimmer niya. Later. Ay, asan na? Parang ang ganda niya eh. So, syempre, try na rin natin. Maganda na siya. For me, okay na siya eh. Pero, lagyan pa natin. So, done na tayo sa eyeshadow natin. Ang next na gagawin ko is gagamitin ko tong Careline na Graph Ink Liner. And then, mag-wing eyeliner ako. So, good luck. Good luck. Good luck. Ito na yung mahirap na part for me kasi hindi talaga ako sobrang magaling mag-eyeliner. Bonggang-bongga yung eyeshadow natin. Ibobonggang-bongga ko rin yung wing natin. So, try ko lang siyang gawin sa kabila, okay? Ayan, so done na yung bonggang-bonggang wing eyeliner natin na hindi pantay, I know. Pero, proceed na tayo sa lower lash line na eyeshadow. Brush ko lang tong powder. And in fairness, dun sa eyeshadow palette na yun ha, wala siya masyadong fallouts gagamitin ko. Yan, so trinay ko lang kung e-effect, pero naglagay lang ako ng brown na eyeshadow here instead of black kasi walang black sa palette na to and gusto ko kasi na ito lang talaga yung gagamitin ko for that look. So kumuha lang ako nung ito yung brown sa may pink na palette. Diyan natin i-draw yung eyelashes pababa. Ayan siya, ganyan. Ayan. Kulubot yung pili ko. Ang pangit! 5. Okay na nga yan. Yan yun na kahit parang kulubot yung pilik mata ko sa kabila. So, yung taas, ayokong gawin kasi feeling ko masisira lang siya. Sisira yung buong look ko. So, mag-a-apply na lang ako ng falsies and then I'll get back to you. Little longer than a few minutes later. Yan. So, struggle is real. Na-apply ko na yung falsies. So, next is kukunin ko tong yung white na gel eyeliner from Beauty Glaze pa din. Dito lang sa inner part. Outer part. Brush, madali siyang gamitin. Ayan o. So, nagkaroon na ng buhay. Ayan na, finally, done na tayo sa ating eye look. Ito na yung fun na part for me kasi magka-color-color na tayo ng ating face. Magagamit ko na yung ibang color dito sa palette na to. So, kukuha ko na orange. This one. Super nice ng pagka-orange niya. Ang kocontour ko siya sa forehead ko, dito sa right side.
Woo! Sobrang pigmented! Pinaka-light na orange pa yun, ha? Ito yung ginagamit ko ngayon. And then, meron pang mas bright na orange. This two. Dito lang ako mas excited, eh. Try ko yung... Ito, yung darker na orange. Para makita nyo rin. So, same na brush na lang. Ayan. And then, medyo banda dito sa inner lang. Para parang gradient siya. Ayun, sobrang bright. Ang ganda ng pagka-orange niya. Blend ko lang ng todo. Blending is the key. Ayan o, ang ganda. Next naman is, kukuha naman ako ng color green. Pero, wala kasing parang kasing bright nito eh. Try ko na lang this one. So, lalagyan ko rin siya ng mas darker, ng onte. Dito sa edge na part. Para parang nag... gradient effect siya. Ganun. Lumot green, diba? Moss green. Try natin. Para lang ma-blend yung bandang dito sa... Ayun! Yun nga. Ayun yung hinahanap kong color. Parang yellow-green siya sa balat eh. Para parang nag-fade siya, diba? So, next naman is color yellow. 4D contour dito sa right side. So, sa palette na to, merong tatlo na shades ng yellow. So, this one, which is yung lightest, yung nasa blue na palette. And then, yung sa green. Tapos, yung pinaka-strong na pagka-yellow is yung nasa orange. So, first, gagamitin ko lang muna is yung nasa green na yellow. Gamitin ko tong contour brush na to. Saya, ang colorful ng buhay. Next is kukulin ko yung yellow naman dun sa may orange na palette. Hirap hawakan. Yung yellow naman dun sa may orange na palette. Ayan, kita nyo ba yung difference ng pagka-yellow nila? Contour mo yellow, pak. Next na is, tatry ko to, this one, yung pink na medyo shimmery dito naman sa side na to. Parang salmon pink, ating tip of the nose. O, diba? Hello, kitty. And purple sa aking jawline and jaw. Tapos na tayo sa paglalaro. Parang naglaro lang naman ako. Pinaglaro ako lang yung pagmumukha ko, diba? Dito ko na ilalagay yung mga details sa face para magmukha siya talagang pop art, diba? Gagamitin ko ulit yung Beauty Glaze na white na eyeliner para ma-highlight yung mga pinaglalagay ko dyan sa face lock natin. Ang sayo. Parang ngayon lang ulit ako naglaro ng mga ganto-ganto. Kasi natatakot nga ako. Feeling ko ang hirap, hindi ko kaya. Pero, in fairness, along the way, habang ginagawa mo siya, marirealize mo, kaya mo pala, diba? Hugot. So, syempre, diba, before mo sabihin, di mo kaya, ganyan, yung isang bagay, try mo muna, try mo, and then, hindi man siya maging parang perfect, or kung ano man yung gusto mong gawin, pero, malalaman mo na kaya mo naman pala. Kaya mo naman pala. Gagamit ako ng red lipstick. So, gagamitin ko yung From Squad Cosmetics in the shade Mary. Yung rin ako nito, yung ibang shades niya, swinatch ko din. Ililink ko siya dito sa description box para makita nyo. This is my final look nung Pride makeup look na ginawa ni Nikki Tutorials. Sobrang struggle as in. And sorry kung hindi ko siya sobrang nagaya. Kasi feeling ko, pag ginawa ko pa yung sa upper eyelids na eyeliner, masisira na yung look ko. So, eto na. Ginawa ko naman yung best ko. And I hope na gustuhan niyo siya. Kasi ako, nung umpisa, parang nawawalan ako ng pag-asa. Kasi feeling ko para akong clown lang, ganun. Pero nung bandang dulo, ayan, bandang end part, kahit paano, ayan, 'di ba? In fairness,
If you like this video, don't forget to click the like button. Turn on the notification bell so that you are always updated whenever I have a new upload. And syempre, don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye!